Sis Menga, your Panggang Bisaya. Well, andito ko ngayon sa Techno Development Center of the Philippines Thriving Academy. Bali, nagkuha ako ng theoretical examination. So, bali ngayon, break time namin. Pang 3 days ko ngayon, mga Pangga. So, kaya ako nag-take ng theoretical kasi kukuha ako ng license. Ay, hindi pala. Student permit. Kasi bago pa makakuha ng license, yan, mga classmates ko yan, mga Pangga. Yan. Nakamask kasi kami dapat dito. So, bago kami kukuha ng student permit, kailangan namin mag-take ng 15 hours ng theoretical examination seminar. Bali, meron kaming exam after every time na nagsiseminar kami. So, ngayon, it's our for third day na kami ngayon. So, bali, mag-i-exam kami mamaya, mga Pangga. 100 items. Hindi ko alam kung makakapasa ako. Kasi nung unang araw ko ng exam, 30 items. Oh, 40 items ang passing. Naka 35 lang ako, mga Pangga. Kahapon, hindi ko alam kung makakapasa ako. Kasi nag-exam kami ng 30 items. So, ang 24 passing daw yun. So, ngayon, break time namin. Ayan, classmate ko. Ayan, classmate ko. Hindi ako nakapag-vlog. So, yan. Meron kaming break time ngayon. 40, bali, 2:45 ang balik namin. So, bibili lang ako Pangga. Yung mga kaklase ko, nag-uusap-usap na dahil sa exam. Ayan, nagkakagulo na po sila, mga Pangga. Ayan, hi to my vlog. Hello po. Nag-uusap sila ngayon dahil sa exam, mga Pangga. Pangga, kakain muna ako kasi break time namin ngayon. Yan. Yan ang klase ko, mga Pangga. Yan. Say hi to my vlog. Hello. Oh, gabi. Hindi kami pwede magtanggal ng mask, mga Pangga. Yes. So, ngayon, meron kaming exam ng 100 items. So, hindi ko alam kung makakapasa, mga Pangga. Pero sana hopefully makapasa ako kasi kailangan. Kasi tatlong araw, mga Pangga, yung ano namin, seminar namin. Pero nag-study naman ako. Medyo mahirap talaga kasi ang bagong rules niya ng FBO. Pag mga baguhan ka, hindi ka pwedeng kumuha ng student permit as long na hindi ka pa nakakapag-take ng 15 hours na theoretical seminar. After doon, wait lang, mga Pangga, hinihingal ako. Wait lang. Yun nga, kailangan mong mag-take ng 15 hours theoretical seminar and then after nung nag-e-exam. Pag nakapasa ka, automatic bibigyan ka nila ng certificate for applying for student permit. So, after 1 month daw, bago ka makakuha ng non-pro, pwede ka na kumuha ng non-pro, pero kailangan mo munang mag-driving course kung ano man yung vehicle na kukunin mo. So, yun. So, ngayon, iniisip ko pa kung kuha ba ako ng driving course na 4 wheels kasi motor lang kasi gusto ko, mga Pangga. So, ngayon, it's our last day. So, hindi ko alam. Sana, mga Pangga, makapasa ako. Pero, nag-aral naman ako, mga Pangga. Kaya, don't worry. I-update ko kayo mamaya after ng examination namin. So, kakain muna ako, mga Pangga. A few moments later. O yan, mga Pangga, nakauwi na ako. Hindi na ako nakapag-vlog kasi grabe, nakaka-stress yung examination. Noong unang araw na 50 items, ang passing is 40. Pero 35 lang yung nakuha ko, di ba, Pangga? Pasadong-pasado. Noong pangalawang araw kahapon, naka 30 items kami. Thanks God, nakapasa ako, naka 25 score ako. So ngayon, 100 items yung in-exam namin. So ang passing daw is 80. Yun ang hindi ko alam kung makakakuha ko ng 80. Sana makakuha kami. Hindi lang ako, sana yung mga kasamahan ko. Kasi nakakapagod kaya yung mag-i-exam ka ulit. Tapos magre-review ka na naman, di ba? So ang hirap-hirap talaga. So yun ang bali rules and regulation ngayon ng LTO pag kukuha ka ng student permit. Kailangan mo munang mag-undergo ng, pasensya na sa background, mga Pangga. Kailangan mo talagang mag-undergo ng theoretical
seminar for 15 hours, tatlong araw yun, bali, 5 hours every day. So, after nun, bibigyan, kung makakapasa ka, bibigyan ka ng certificate, and then pwede ka nang mag-apply for student permit. So, after 1 month daw, pwede ka na mag-apply ng non-pro as long as meron ka ng certificate ng driving, manual driving course. So, depende sa'yo yun kung ano yung pipiliin mo, motorcycle, mga four wheels, light vehicles, ganun. Pag nakapasa ka dun at nakakuha ka ng certificate dun sa driving manual course, bali, yun na yung pwede mong isubmit para makakuha ka ng non-pro na license. And then, after 3 months, kung gusto mo mag-upgrade, pwede na siyang maging professional yung license mo. Yun. Ganun kahirap ang pagkuha ngayon ng lisensya sa LTO, mga pangga. Hindi na katulad dati na ang bilis lang talaga. Actually, may mga fixer, pero nakakatakot kasi mag-fixer yung mga pangga. Kasi, yung iba, sabi nila, legit daw. Pero, pag mahuli ka, at kukunin yung lisensya mo, automatic yun, hindi yun rehistrado. So, mababan ka ngayon sa LTO. So, talagang magtiis ka talaga. Pasensya na sa mga, sa background pangga kasi medyo maingay yung mga, yung anak ko, tsaka yung asawa ko. So, yun mga pangga. So, kanina, pagtapos ng exam, di na ako nakapag-vlog. Umuwi na ako kasi pagod na ako. Papasok pa ako mamaya. Tinanggal ko na nga yung kilay ko, mga pangga. So, i-update ko kayo kasi sabi nila, by next week, hopefully, sana makapasak ako. Miyerkules daw eh, Wednesday. Pupunta daw ako doon. Without notify nila, kailangan pumunta talaga ako doon kasi kung makapasa ako, kailangan pipicturan daw ako. Pag hindi daw ako makapasa, naku, wag naman sana. Diyos ko, magre-retake na naman ako ng 180 items. Sino yung mga pangga? 180 items? Diyos ko, nakakapagod kaya yun. Umayat kaya ako ng 1 kilo kanina dahil sa sobrang stress. Kaya pag uwi ko, napakain tuloy ako. Kaya yun mga pangga, sana magkaroon kayo ng konting lesson or idea sa pagkuha ng kung mga baguhan kayo, kukuha kayo ng SP yun. Kailangan mong mag-take niyang theoretical seminar for 15 hours. Pagkatapos nun, mag-exam ka, kailangan makapasa, yun, makakakuha ka na ng SP. Ganun kahirap ang mga pangga. Kaya sana makapasa ako at i-update ko kayo ngayong pag makuha ko yung ano ko, yung certificate ko. Talaga mag-aral mga pangga kasi yung iba, ako kasi wala akong idea. Kasi yung iba bago mag-seminar, meron pa lang nakikitang mga reviewers sa internet. Kahit sa application, yung LTO reviewer, kahit pumunta kayo sa Play Store, meron kayo may kitang LTO reviewer doon. Nag-upload nga ako nun eh. Tsaka meron din sa internet yung LTO portal. So, may mga marireview kayo doon, yung mga tanong doon, i-review niyo yun, yung mga signs sa traffic sign, yung mga regulatory sign, yung mga no parking, no entry, kung saan ka pwede lumiko, kung ano yung bawal doon, malalaman mo doon lahat. So, pag nakakuha ka ng ganun, syempre, re-reviewin mo yun, mga pangga. Yun ang hindi ko ginawa nung una. Kasi ang akala ko, nung mag-take ako yung theoretical examination, hindi pala, theoretical seminar, akala ko, hindi naman agad mag-exam. Diyos niyo, Marimar. Yung instructor ko, first day pa lang, wala pang, I mean, sabihin, review. Bigla ba naman nagpa-exam, mga pangga? Kaya nung unang araw, 35 lang yung nakuha ko. Yun. At least naka-35. Yung nga lang, hindi pa rin pasado. Kaya ang tip ko sa inyo mga pangga, magre-review muna kayo habang hindi pa kayo kukuha ng theoretical examination or seminar. Kasi yun talaga ang lumalabas. Halos the same lang din sila dun sa LTO na examination pag kukuha ka ng license. Ganun din yun mga pangga. Halos parehas lang talaga. Halos walang pinagkaiba. Kaya siguro pag kukuha ka ng student permit, syempre magtitake ka ng theoretical seminar. Pag nakapag-review ka na, at least pangga, meron ka ng idea, hindi ka na mahihirapan tulad ko. Diba? Hindi ka na mangangarag mag-isip kung ano yung pipiliing sagot, kung ano bang ibig sabihin nito, kasi at least nakapag-review na kayo. Kasi at the same time, pagkakukuha na kayo ng license sa LTO, ganun din ang exam mga pangga. So at least kahit papano, may idea na kayo, nakapag-memorize na kayo. Mabilis lang naman mga pangga eh. Kaya nga nung kahapon, nung nag-exam kami, medyo yun, nakapasa ako kasi medyo
may idea na ako. Sana nga ngayon, nag-exam ako ng 100 ngayon, sana nga maka-80 ako. Basta yun lang ang tip ko sa inyong mga pangga. Punta kayo sa internet, search niyo yung LTO portal, kahit mga LTO reviewer. Tapos, kung hindi kaya, punta kayo sa Play Store. Kuha kayo ng, mag-download kayo ng LTO reviewer yata yung dinownload ko. Basta yun, LTO reviewer, may makukuha kayo doon. Yun, makakapag-ano din kayo doon, makakapag-memorize din kayo doon, magkakaroon kayo ng idea, mga pangga. Yun lang ang tip ko sa inyo, mga pangga. Sana may nakuha kayong lesson, idea sa sinasabi kong theoretical seminar at saka examination namin. At i-update ko kayo ngayong next week kung nakapasa. Sana nakapasa ako. Pati yung mga kasamahan ko. Kasi kawawa naman. Kasi nakakapagod talaga. Nakakangarag. Lalo na pagkatag matagal ka nang hindi nag-aral. Siyempre, hindi na masyadong ano yung utak mong memorize, diba? Kaya yun, mga pangga. Kaya dito na lang nagtatapos ang aking vlog. Ingat kayo palagi. Bye-bye!